Pag eto, di ka pa rin kumita ng pera ngayon 2024, eh dinaya. Dinaya yan, buddy. Literal na free money nga ito ang tuturo ko sa inyo, mga buddy. Nasarapan mo na, oh. Sisundan mo lang. Ganun lang kadali dito. This is your starter pack para kumita online. Oo, madami dyan courses katulad nito, pero I'm sad to say, wala sila sa standards. At bibitinin ka pa nila sa informations para magbayad ka para makontinue mo yung gusto mong matutunan. Well, ibahin mo to, buddy. In this video, full package na to. Kompletong-kompleto from making a channel the right way, correct branding, ways to avoid shadow ban, proper settings ng channel nyo, how to edit a video, at papakita ko sa inyo yung mga niche na pwede nyong pagkakitaan ngayon ng malaki. But wait, there's more. Ituturo ko din dito ang SEO strategy na personally ginagamit ko. Ayaw nga tong sabihin ng iba kung paano nila ginagawa. Di sa atin yung pwede. I got you, mga buddy. Libre-libre mo lang to lahat makukuha, kaya kung excited ka, just sit back and relax at tayo na't magpayaman. Well, for the past few months, sobrang dami ko nang na-upload na video sa channel ko about YouTube automation. But some of you guys didn't take this opportunity seriously. Kaya naman, as Alexi Chung nyo, pinagsama-sama ko na yung mga video na crucial sa pag-start ng channel mo. Yes, sunod-sunod na po yan from channel creation hanggang sa pag-upload ng video, lahat dito kompleto. Baka Alexi Chung yan. At guys, sobrang dami ko nang nare-receive na message na monetize na daw yung channel nila gamit yung tutorial natin. Well, naman sabi ko dyan, congrats sa inyo mga buddy and super proud ako sa inyo. Ako kasi buddy, hindi ako mahilig mag-gatekeep ng mga strategy, yung mga hype, at yung mga na-research ng team ko na kumita kami, syempre yun yung ituturo ko sa channel ko. Ganun dito sa channel na to. Lahat ko yan ituturo sa inyo, wala ditong mahuhuli. Kaya naman kung ayaw mong mahuli, baka naman. Isang subscribe naman dyan, kaibigan. Isang subscribe lang yan, oh. Bang! Panis. Pag eto, di ka pa rin kumita ng pera ngayon 2024, dinaya. Dinaya yan, buddy. Literal na free money nga ito ang tuturo ko sa inyo, mga buddy. Nasarapan mo na, oh. Sisundan mo lang. Ganun lang kadali dito. Tama ng dada ng dada. Without further ado, roll the intro. Well, the first lesson is creating your channel the right way. All the way sa pag-post at pag-create ng mga video na ilalagay mo sa channel mo. Kaya this video will be one hell of a ride. Kaya kapit lang, mga buddy. Pagkatapos itong video na to, I'm sure magagawa mo na ng tama yung YouTube channel mo. Promise. Lesson number 1. You must create your channel correctly. Alexi Chung, may tama palang procedure paano gumawa ng YouTube channel? Kurak ka dyan, kaibigan. Sobrang dami kong kakilalang YouTuber na until now, libo-libo yung videos nila pero konti lang yung views nila at wala pa rin subscribers. Sino dyan nakaka-relate? Kahit anong upload ng video, wala pa rin views or subscribers. May subscribers naman pero sobrang hirap makapag 1K subs. Well, baka kasi may mali na kaagad sa paggawa mo ng YouTube channel mo. So as I said earlier, you need to have the proper formula para makagawa ng 100% success rate YouTube channels. So umpisan mo, buddy, gumawa ng YouTube channel. Take note, do not use your old channels. Kahit i-delete mo yung mga videos na ginawa mo or kahit wala ka pa talagang ina-upload, please do not use it. Kasi yung mga pinapanood mo dyan is already setting you a geography. Makakasira po ito, buddy, lalo na if yung target audience mo ngayon is America or any country. So first, para makapaggawa ng successful YouTube channel, gawa ka din, buddy, ng bagong Gmail account kasi connected yan si Google and si YouTube. I suggest dapat yung name na ilalagay mo sa Gmail mo is same dun sa magiging YouTube channel mo. For what reason? Minor lang naman to, buddy. Ginagamit kasi namin ito para di kami malito in the near future. Well, let me explain. Kasi once nakagawa ka ng successful YouTube channel, ang tendency ng tao is gagawa pa ng isa. So kung marami ka ng YouTube channel, malilito ka na kung alin ang email ng isa mong YouTube channel. Bago tayo mag-proceed sa next lesson, may gusto lang ako i-share na pinagkakakitaan ko na naman. Kasi alam niyo naman ako, bihira lang ako mag-upload, kaya naman isisingit ko na dito para naman talagang-talagang naman sulit na sulit yung panonood nyo. Kilala nyo naman ako, guys. Isa akong certified hustler. Lahat yung pinapasukan. Trading, dropshipping, NFT, crypto, lahat yan. You name it.
Well, bago talaga ako pumasok sa trading, eh nakita ko lang talaga tong apps na to sa YouTube way back nung college pa lang ako. At surprisingly, after gumanood ng isang tutorial, eh kinita ko kaagad yung first 5,000 pesos ko sa trading. Alala ko pa dati yung na-cash out ko yung 5,000. Siyempre, estudyante, malaking tulong na yun para sa akin, buddy. Siyempre, pang date, pang paporma, alam mo na yan. So anong app yun? Alam nyo na to sigurado. Ito ay si IQ Option. Sounds familiar, di ba? Sa mga baguhan dyan sa trading, alam nyo ba na sobrang daming yumayaman dito sa trading? Alam nyo naman siguro yan. Malay mo, ma-earn mo din yung first 5,000 pesos mo katulad ko. So dito mga buddy, kung beginner ka, hindi na kita papahirapan pa. Hindi na ako gagamit ng mga complicated words and anything. Hindi ko na kayo pagre-research yun katulad ng ginawa ko dati nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa trading. To all my fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. So eto ang eksakto mong gagawin. Punta ka lang dyan sa link in the description below tapos mag-register ka lang dyan kay IQ Option. Paka-open na paka-open nyo sa website or app ni IQ Option, eh medyo magulo pa yan. Pero don't worry, buddy. Ako ang bahala sa'yo. Eto talaga yung pinaka nagustuhan ko dito, buddy. Super beginner-friendly siya. Hindi siya complicated intindihin. Dito, buddy, eh pwede ka mag-trade na kahit anong gusto mo. Andyan yan, mapa-forex, crypto, stocks, commodities, at madami pang iba. Pero ang pinaka-paborito ko dyan is etong si Euro versus USD. So dito mga buddy, eh basically mag-open lang tayo ng trade. Sell means pababa and buy means pataas, okay? So feeling ko parang pababa na yung market ng Euro versus USD kasi recently mataas siya. So tara, pindutin natin yung sell kasi pababa na nga siya. Boom! Ayan na, nakapagbili tayo ng 10 lots or 5,000 pesos yan mga buddy. So, tamang hintay lang tayo dito mga buddy. Ang malupit pa dito mga buddy, eh pwede mong i-cancel anytime yung in-open mong trade. Kaya sobrang lupit nitong si IQ Option. Pero in this video, syempre hindi natin yan i-cancel. Dapat magpa-profit tayo. Ganun tayo kalakas. So, hintay-hintay lang tayo mga tol. Okay, tamang hintay lang. Ayan na nga, di pa isang oras eh nag-earn agad tayo ng $50 or 2,500 buddy. Baka IQ Option yan. Ayan mga buddy oh, baka profit yan. Ayaw mag-focus. Ilalagay ko na lang yan dyan, okay? So kung gusto niyo din kumita katulad ng ginawa ko way back college ako at ngayon kumikita ako dito, eh try nyo na tong si IQ Option. Link in the description below. But wait, there's more! Tweetin nyo nga pala to mga badin code na to, ayan, non-risk 5, para magkaroon kayo ng automatic $5 sa account nyo. 250 pesos din yan. Mas malaki na nga eh, parang 300 pesos na. Free 300 pesos for you mga badin. Ang malupit pa dito, buddy, is meron kang matatanggap na free $1,000 or 50,000 pesos na demo account, mga buddy. Kaya ano pa, wala nang reason para hindi ito itry si IQ Option. Click the description below at i-download mo na yan si IQ Option at sabay-sabay tayo dito mag-trade at magpayaman. Yun lang, mga buddy, back to the video. Dito sa lesson na to, buddy, ay tuturo ko yung mga bagay na dapat mong malaman bago ka gumawa ng YouTube channel mo. Yung iba kasi, bira lang ng bira. Basta lang makagawa ng YouTube channel, okay na sila. Okay na yan, makagawa lang ako ng YouTube channel. Goods na yan, tol. Tapos, ang result, wala silang subscribers, wala silang views. Tapos, ang tendency, makikipag-sub to sub para ma-hit yung requirements ni YouTube. Which is, no. Kung gusto mo talagang umasenso dito sa YouTube, you need to start the right way. Dito nga pala, ituturo ko din yung proper SEO para paboran ka ni YouTube algorithm. Ganun tayo kalakas. For beginners, mas maigi if gagawin mo to sa laptop or computer mo. Well, if wala kang ganun, itype mo lang sa Google browser mo sa cellphone mo, studio.youtube.com. Well, meron naman silang app pero di ko yun nire-recommend sa pag-adjust ng settings. Pwede ka dun mag-check ng performance ng videos mo pero hindi siya ginagamit pang-adjust ng settings. Dito guys, uunahin ko munang i-cover yung important na settings na kadalasan sa inyo ay nagkakamali. So eto yung pinakauna mong gagawin. Make sure you have the right branding. Sobrang dami kong nakikitang YouTube channel na nag-fail kasi eto yung ginagawa nila. Pre, gumawa ako ng YouTube channel. Weh, talaga? Patingin niya? Search mo sa YouTube, Juan de la Cruz. Ang profile picture ko dyan, nakahawak ng lollipop. Oo, nakita ko na, pero bakit? Hindi mo naman mga videos to. Oo pre, ang tawag dyan,
YouTube cash cow automation. Napanood ko rin sa YouTube, pre. Kikita daw ako dyan ng malaki, pre. Oo, magpo-post ka lang ng ibang video. Hindi mo video, pre. Video nila. Magpo-post ka lang ng mga motivational videos, tapos kikita ka na. Galing, no? Ganon. See? Sino guilty? Yes, pwede kayo mag-post ng motivational videos, pero make sure naman na hindi mukha mo at pangalan mo na andyan sa YouTube channel na ginawa mo. Kasi hindi po Facebook si YouTube. Nilagyan mo na ng deep profile yarn. Imagine, yung mukha mo na andyan tapos content mo is all about motivational videos ng ibang tao. Motivational speaker yarn. Shit. So branding is importante sa YouTube channel mo. If you are going to put your name sa channel mo, just make sure you are following this concept. Number one, make a video that is all about you or videos that you are involved in. Number two, if you are making a personal channel, it must be and always be a vlog style that you are involved in. Example nito ay si Kong TV, Alex Gonzaga, Ivana Alawi, and Alexi Chung. Siyempre, kasali tayo dyan. Nagagets ba ang punto ko? Ang malupit pa dyan, buddy, isihingi ka pa talaga ng subscriber. Uy, sub to sub tayo. Uy, hug to hug tayo. Oh, wag mo sabihin, guilty ka, no? Oh, di ba? Huli, o taas kamay. Okay lang yan, kaibigan. Alam ko naman na gusto mo lang naman ma-hit yung requirements ni YouTube. Kaya kalmahan mo lang. Pero sinasabi ko na sa inyo, yan ang wag na wag nyong gagawin. Lagi mong tatandaan that your channel must grow organically. Okay? Organically. Naturally. Oh, kung tunay na interesado talaga yung mga madlang people sa videos mo, is papanoorin at papanoorin nila yan without you asking. Okay? At yun mismo ang gusto ni algorithm, yung siya na ang bahala mag-recommend ng videos mo sa ibang tao. Ang ginagawa kasi ng iba, yung iba, hindi ko nilalat, inaagawan mo kasi ng trabaho si YouTube algorithm. Okay? Ikaw yung nagpo-promote eh. Ikaw ba si YouTube algorithm? No-promote mo kasi yung channel mo or video mo sa Facebook group, tapos sabihin mo, palike naman po, pa-subscribe na mo. Ikaw ba si YouTube algorithm? Ikaw na lang. Sa mga gumagawa pa rin nito, di nyo alam is na-shadow ban na kayo. If na-shadow ban na kayo, I recommend you to start a new channel at gawin mo tong sasabihin ko. Second and important step is to make sure your video is optimized. As you can see dito, etong mga videos na to ay may ranking score sa SEO. The higher score you will get, the higher chance na mag-viral yung video mo. So I made a full video talking about this at eto yan, dito mo yan pwedeng mapanood. Nasa channel ko lang yan or i-search mo na lang yung title sa YouTube, lalabas ka agad yan. And make sure to watch all of it. Kasi isa yan sa malaking factor kung bakit wala kang views or na-stuck ka sa certain amount ng subscribers. If you follow all the SEO techniques at yung mga sinabi ko earlier tapos wala pa rin nangyari sa YouTube channel mo, well, baka shadow ban yan channel mo. Nangyayari to most commonly sa mga channel na nagpapa-sub to sub. Kahit anong gawin mong magandang content dyan sa channel mo, once nakipag-sub to sub ka, I'm sad to say, deads na po yan channel mo. Yes, shadow ban na yan. Well, madaming factors talaga kung bakit na siya shadow ban ang isang YouTube channel. Isa na nga dun yung sub to sub. So, eto dapat ang mga iiwasan nyo para iwas shadow ban. Number 1, bot subscribers or auto subscriber. Number 2, bot viewers. Number 3, yan na nga si sub to sub. Number 4, sharing your video links to a group. And lastly is breaking the community guideline rules. Kapag kasi nakapag-commit ka ng isang community strike, masya-shadow ban ka pa rin kahit malaki na ang views mo. Magtataka ka na lang kasi di naaabot ng 1,000 yung views mo. Well, eto, hindi naman talaga siya settings, pero mas maigi na alam nyo to bago kayo mag-start ng YouTube channel nyo. Let your channel grow organically and let YouTube algorithm do her magic. SEO or Search Engine Optimization. Etong technique na to, buddy, ito yung nagpaparank up ng videos mo. At ito din ang dahilan kung bakit hindi talaga sortihan etong si YouTube. Kasi in order to do this, you need to be equipped with the right skills para magawa etong si SEO. Na-experience mo na bang nanonood ka lang dito kay YouTube tapos yung video sa baba at sa gilid is mas interesting kesa dun sa pinapanood mong video? So yun na lang yung pinili mong panoorin kesa dun sa video yung pinapanood mo kasi nababored ka na.
For example, para mas malinaw talaga. So my mother recently been an avid fan of SB19. So sabi niya sa akin, yung YouTube niya is puro na SB19. So sabi niya dahil daw ito sa YouTube algorithm. O diba? A 62-year-old woman, alam yung YouTube algorithm. Kakapanood mo yan, Maki Alexichong, kaya madami kang natututunan. O diba, pati yung mga matatanda ngayon is nakaka-adapt na sa mga changes natin. So back to the topic. So in short, if marunong kang gumawa ng SEO dito kay YouTube, which tuturo ko naman sa inyo later, malamang sa malamang yung target audience mo, if ginamitan mo ng malupitang SEO mo, ire-recommend din nila yung videos mo dun sa mga viewers na gusto mo. So paano nga to gawin? Ito na nga. So dito sa pag-upload nyo ng video, make sure to have hashtags. Paano ba kumuha ng hashtag? So punta lang kayo sa Google at i-type nyo keywordtool.io. Once andito na kayo, i-select nyo yung YouTube. Tapos i-type nyo lang dito yung topic ng video nyo. Kunwari, how to earn money, at maglalabas dyan yung most search sa YouTube. At yan, yan mismo buddy, ang gagamitin natin sa hashtag. Now dito, proceed naman tayo dito sa tags. So dito sa tags mga buddy, dito na nagkakatalo-talo yung mga YouTube channel. So dito, madami talagang paraan para makuha yung very optimized na result. Pero itong method na ipapakita ko sa inyo ngayon is isa ito sa ginagamit ko nung nag-uumpisa pa lang ako. So dito sa Google Chrome, mag-incognito tab tayo. Importante to ha, para di alam ni YouTube kung sino ka at di niya alam kung ano interest mo. Para di i-recommend sa'yo ni YouTube yung mga pinapanood mo. Kaya, importante ang mag-incognito. Importante din ito on checking ranks and getting tags. So once makapag-incognito na kayo, punta na kayo sa YouTube. So dito, i-type nyo yung topic nyo. So in this case, how to earn money. So yung mga maglalabas dyan, yan yung ilalagay natin sa tags. So eto mga nakalagay dito, kukuha lang tayo dito ng 5 para mas audience specific siya. At eto nga, itatype nyo lang lahat na tags na nakuha nyo. So basically, yun na yun. Marunong ka na mag-SEO. Ngayon kasi buddy, may tools na kaming ginagamit. Namely, TubeBuddy. Ginagamit namin ito para matalo talaga namin yung competitors namin. Pwede nyo naman siyang i-search kung paano siya gamitin or abang-abang na lang kayo dito sa YouTube channel. Now, alam mo na kung paano mag-umpisa ng YouTube channel, yung mga dapat iiwasan at yung proper SEO. Now, it's time para pumili na tayo ng niche na ilalagay mo sa YouTube channel mo. I listed my top 5 profitable topics na pwede mong umpisahan ngayong 2024. Isang topic lang sa isang channel ha, huwag mong halo-haloin. Kaya pili ka lang dyan ng isa buddy. Kung gusto mo din kunin lahat ng 5, ay dapat gagawa ka din ng 5 YouTube channel. Kuha ba? Makakapagbigay nga ito ng extra income na mas malaki pa sa ini-income mo ngayon. Ganito kalupet etong niche na to. So etong sinasabi ko is etong mga ganitong videos. Never feel pain again or never feel sadness again. Yan buddy is viral na viral nga ngayon. Mas lalo ka pang magiging viral if creative ka at mataba yung utak mo dito. So in this video, tuturuan ko kayo ng mga tips and tricks and paano maging viral agad mga videos mo kahit nag-uumpisa ka pa lang. Yes, i-discuss ko dito kung paano ka agad magkaroon ng result kahit konti or wala ka pang views or subscribers. Kung nahihirapan ka maghanap ng pera, eh definitely try mo na tong strategy natin. Basic na basic yan buddy, I promise. Basic na basic. The secret sauce here is to make your video a little bit controversial. Controversy plus creativity is equals to viral videos mga buddy. Ituturo ko din pala dito kung paano paboran ni YouTube algorithm yung mga videos mo kahit bago ka pa lang sa YouTube. Kaya naman, let the tutorial begin. So, ang una-una mong gagawin is to get those script and ideas. Remember that the first 5 seconds of your video is a hook. Kailangan natin ng hook para magstay sa atin yung viewers natin. Para dito sa niche na to, ang hook natin ay tayo mismo yung gagawa at mag-iisip. Sa first 5 seconds ng videos natin, eh tayo mismo mag-iisip ng pakulo natin. And the rest, we will ask ChatGPT to make the script. Huwag kayo mag-alala guys. Lahat ng gagamitin ko dito na command at picture is makukuha nyo yan dyan sa description below. Libreng-libre lang yan mga buddy, rekta download ka agad yan. Nilagay ko na yan dyan lahat para di na kayo mahirapan pang gumawa nito. Para matry nyo to, ora mismo. So dito, let us ask ChatGPT na gawan tayo mga ganitong script. Once meron na kayo nito, you will now go sa 11 Labs. Copy-paste mo lang yung answer ni ChatGPT dito kay 11 Labs. Then, ang isi-select mo ditong voice is walang iba kundi etong si Adam. Yan yung default voice na nagba-viral talaga. Then, pagkatapos, check nyo muna kung okay siya pakinggan, kung wala naman mali. Kung wala naman mali, you can now
proceed to download your voiceover. Meron dyan download button and automatic magda-download na yan and pupunta na tayo sa last and final step. Ganun lang kadali dito mga buddy. Last step na to mga buddy, wherein dito nga ginawa ko na yung background na kailangan nyo para magawa itong mga videos na ganito. Syempre love ko kayo, di ko na kayo papahirapan. Kung gusto mo ito makuha buddy, nasa description yung link, Google Drive yan buddy, rekta download ka agad yan. Wala nang eme-eme pa. Dito nga basically kukuha na tayo ng mga pictures sa Google. Syempre gamit yung phone na natin. After natin ma-save lahat ng kailangan, pupunta na tayo sa CapCut. Dito mga buddy, make sure to follow all the steps and feel free to post the video para makuha mo talaga. There is no reason na di mo ito magagawa kasi sobrang dali lang nito at step by step ko na to pinakita sa inyo. Sana nasundan nyo na maigi. Pwedeng-pwede nyo din i-replay yung video para wala tala kayong ma-miss na details. Kapag nakuha nyo na yan, dapat ganito yung result. Fight your best friend for $100,000 or decline the offer. Never feel pain again or never feel sadness again. Read minds or predict the future. Alam ko, may napanood na kayong mga ganitong video sa TikTok, Facebook at YouTube. Her blood pressure is fine. Her blood work just came back as normal and her physician... Yan, mga ganyan na video. Well, ganyan na ganyan yung ginawa ng isang YouTube channel na to. At na-hit niya agad yung 100,000 niya sa loob lamang ng 4 months. 4 na buwan bali. At sa loob ng 4 na buwan na yan ay kumita na siya ng almost 1 million pesos in revenue. Ang galing. At yes, you can do the same thing. At ituturo ko yan ng step by step. So tara. So before all of that, let us see first kung monetizable nga ba tong mga ganitong channel. Well, dito nga, i-check natin tong gumagawa ng ganitong content. Ang name ng channel niya is si Ying Jokes. Para ma-check yan, we will just copy the URL. After natin makopy, i-paste natin dito kay YT Large. At eto yung lumabas, monetize nga siya. Monetizable nga ito mga buddy. Kaya sure ako nakikita ka dito ng malaki if follow mo lahat ng step na sasabihin ko. So etong video na to is all about funny jokes with satisfying videos na nagra-run sa background. The first thing you would do is go to Pinterest. At ang gagawin mo dito is magsesearch ka lang ng funny stories. Dito halos unlimited yung makikita mong mga jokes. At yes, pwede mo yan lahat gawan ng content. So di ka talaga dito mauubusan ng mga content buddy. Gagawa nga ako ng example guys and make sure to follow all the steps na gagawin ko para tama at hindi ka magkaroon ng problema in the near future. So ito yung napili ko. I can now type this sa notepad ko or anywhere na pwedeng matranslate itong text na to. Normally, kukuha ako ng mga 10 jokes na patok sa akin at gagawan ko yan ng content para nakaready agad yung i-upload ko. So dito nga, once matype na natin yung mga jokes, punta lang kayo kay 11 Loves. Dito sa voice, ang ginagamit natin dyan is etong si Adam. Siya yung palagi mong naririnig sa mga AI videos. At marami na tong napayaman si Adam. Proven and tested na yan mga buddy. So dito, i-paste nyo lang yung joke na nakuha natin kay Pinterest. At click mo lang yung generate. Once ma-generate na siya, you can now download your voice buddy. Now, paano ka makakukuha ng background sa video mo? Ang ginagawa lang namin dyan buddy is pupunta kami sa TikTok mismo. At isesearch mo lang doon relaxing ASMR or satisfying video. Now, punta ka dito sa filter. Make sure to click dislike count kasi kailangan natin yung video na maraming views na. Kasi kapag viral na yung video, mas madali magiging viral yung video mo. The chances of getting viral is close to 100%. Kasi viral na yung video uulitin mo lang. So once may napili na kayo, just copy the video link at i-paste nyo to sa SnapTik. Ginagamit yung SnapTik para maalis yung logo ni TikTok. Ayaw kasi nun ni YouTube at sa mga iba pang platform. Yung may mga stickers, pwede kang hindi ma-monetize kapag may ganun ka. Kapag na-download mo na yung clip na gusto mo, well congrats, malapit ka na kaagad matapos. Sobrang dali lang, diba?
sobrang dali lang ng step na to. Panoorin mo lang to na mabuti, buddy. I'm sure makukuha mo yan ng maigi. Tara. Dito nga mga buddy, open mo lang si CapCut. Video editor po ito na nakukuha lang sa Play Store at Apple Store. Libre lang yan, buddy. Select mo lang yung video na nakuha natin kanina, ki TikTok. At kapag nandito na kayo sa loob, make sure i-click mo itong ratio. At dapat naka 9:16 yan. Kasi YouTube Shorts and Reels tayo nakafocus. Once okay na yan, buddy, click mo lang tong audio, tapos sound, at select mo lang yung voice na nakuha natin kay 11 Labs kanina. Once imported na yan, wala na tayong ibang gagawin dito kundi mag-generate ng caption. Paano naman gawin yun? So, kiklik mo lang tong text at click mo lang tong auto caption. Pipili ka lang dyan ng template na maganda at kapag okay na yan, click mo lang tong export sa itaas. Make sure naka 1080p at 60fps. Yung bitrate naman, huwag nyo na yan galawin. Dapat naka-recommended lang yan. Kasi AI videos lang naman to. Di kailangan mataas na bitrate. So, after nyan, tara, sabay-sabay natin panoorin yung result. A senior couple decides to try Viagra for the first time ever. They have an incredible night together. In the morning, the wife asks her husband at breakfast time, "Would you like some bacon and eggs, a slice of toast, and maybe some grapefruit juice?" And dito, ipapakita ko lang sa inyo yung possible na pwede nyong kitain. Ito yung channel na gumagawa nito. As you can see dito, pwede ka nga ang kumita dito ng 2.6k up to $42,000 per month. Gusto mo yun? Well, to be frank, hindi naman talaga siya aabot ng $42,000 yung channel na yun, or kung i-convert mo sa peso, almost 2.1 million pesos. Pero don't get me wrong, meron dyan mga channel na umaabot talagang ganun. Pero in this case, itong channel na to, estimated lang po yan ni Social Blade base sa views na nakukuha nito. So alam naman natin si YouTube Shorts recently ang bababa talaga ng RPM na binibigay niya. Based sa experience ko, yung kikitain mo sa ganun na views is 50 to 150,000 pesos per month. And still, that is not bad for a faceless YouTube channel. Tapos, ang maganda pa dyan is magka-copy and paste ka lang and kikita ka lang ganun. So, punta tayo sa step number 1. So, etong method na to ay madaming mapapataas na kilay. Pero, I'm teaching this strategy para di na kayo mahirapan. Hindi lang kami ang gumagawa nito. Etong strategy na to is present na noon pa. Wala lang nagbibigay ng tutorial. So, dito, ang una mong gagawin is pupunta ka lang sa isang video na napili mong channel. So, in this case, ito yung pipiliin ko. Kasi isa siya sa may pinakamaraming views. So dito, ang gagawin natin is kukunin natin itong script na ginamit sa video na to. So para magawa yan, ikiklik mo lang tong share, then i-copy mo lang itong link. Once makopy mo na, punta ka sa new tab at i-type mo YouTube CC to text. Then click mo lang tong first link at si down sub po yan. Tapos paste mo dito yung kinopy mo kanina. Tapos click mo lang yung TXT file or text file at automatic magda-download yan ng text file para sa'yo. So eto na nga yung script sa video kanina. So eto na, dito na tayo magka-copy and paste. So if you notice, kanina pa tayo kaka-copy and paste. So eto pa, ika-copy mo lang to at pupunta tayo kay ChatGPT para i-paraphrase ito. Bago ka mag-paste, write this command first. Ilagay mo lang paraphrase this, then paste mo yung script kanina. Then click mo lang yung enter and voila, meron na tayong unique script para sa video natin. How easy is that? So the next step is to make this kind of voice. Hello? If you're hearing this voice, I have something to tell you. Wala kang jowa. Kung papakinggan po natin na mabuti, super common po yan sa mga AI videos ngayon. Pwede mo dyan gamitin si resemble.ai or in this case, si 11 Labs yung gagamitin natin. So dito kay 11 Labs mga buddy, all you need to do here is to paste yung script natin na galing kay ChatGPT. O paste na naman. At yung ginagamit natin dito na voice para eksaktong-eksakto talaga sa mga video nila, eto lang yan, si Adam. Once maklik mo na si Adam, just click generate at wait nyo na lang mag-loading, then boom! Meron na kayo kaagad voiceover. If ayaw nyo naman maubusan ng credit dito kay 11 Labs, you can use any screen recorder na nakaka-record ng internal na audio. I-record mo lang tong voice habang nag-preview siya. So yun, libre yun. Kapag kasi naklik mo yung download, ang susunod po na generate nyo is sisingilin na kayo ng bayad ni 11 Labs. Nga pala, ang ginagamit kong pang-record is si OBS Studio. Sa PC po ito. Pero kung may pambayad ka naman, no problem. I-click mo lang yung download button and you are good to go. So to get those high quality images, all you need to do is to go to Midjourney. Sa Discord po yan, and take note, may bayad po ang pag-prompt dito. So kung gusto nyo walang bayad, you can try using clipdrop.co. Search nyo lang yan sa Google, pero if you want more accurate result and HD, go for Midjourney. So dito
TikTok ni Midjourney, simple lang naman mag-generate ng images dito. Just type slash imagine at for example, ang gagawin natin, mag-trip lang tayo dito mga bad. Sabihin natin, Superman kissing Batman. At hihintayin nyo lang itong matapos, then pwede mo na siyang i-download. Galing diba? Wah, bromance ah. Kiss yarn, super linaw diba? So dito, babasahin mo lang yung script mo and make sure to download those picture na accurate dun sa script mo. So dito, gawin ko muna in a while. So after nyo ma-save yung mga pictures na kailangan nyo, syempre dadako na tayo sa final step, which is si video editing. So watch carefully mga buddy, kasi eto na yung part na sobrang simple lang, yet sobrang importante nito. Wala naman talaga tayo dito ang gagawin, pagsasama-samahin lang natin yung mga raw files na nakuha natin, and basically, yun na yun. Let's open CapCut. So dito kay CapCut, pipiliin mo lang yung pasunod-sunod na picture based sa script mo. So dito mga buddy, make sure yung orientation is naka 9x16. Kasi ang gagawin natin is for YouTube short lamang. Nga pala, once pumatok ito mga video na to sa channel mo is that every now and then magpo-post ka dapat ng full length video or yung mga 8 minutes na video para may another income yung channel mo. Okay ba yun? So dito nga is mag-i-import lang tayo ng voice na na-record natin kanina. And make sure buddy, i-cut mo yung mga picture na exacto dun sa sinasabi ng voice. Para makat mo yan is just drag left mo lang itong nasa baba. And yes, makakat na yan. You can use cut tool naman pero ito yung pinaka-efficient. So dito once okay na yung timing ng every picture nyo, make sure to add transitions for every picture. So, paano nyo yan gagawin? So, click mo lang tong in-between ng mga clips mo at pili ka lang dyan ng gusto mong transition. Bawat mga in-betweens ay dapat lalagyan mo ng transition. Okay? So, dito, meron pa tayo dyan gagawin for every clip. Make sure to utilize body effects para mas lalong attracting and appealing yung video mo sa manonood. You can try experimenting naman dito kay CapCut, pero any body effects naman will do. So, after that, you can now add captions. So, ang gagawin mo lang, just click tong text and then auto caption. Make sure to batch edit it. And dapat pa two words lang yung nagpa-pop up sa screen. Then after nyan, just change the fonts into something attractive. Personally, Comica Access yung ginagamit ko. Ginagamit din ito ni MrBeast para sa video niya. At sa color naman, make it white and black. Then lalagyan nyo na lang to ng music, but if you want the music that I am using, ilalagay ko yan sa description ko. Madami yan dyan para madami kayong pagpipilian. And yes, copyright free po yan. At kapag nagawa mo yan na mabuti, nasundan mo talaga ito, dapat ganito yung result. In ancient Rome, a peculiar practice existed where women would buy pots filled with gladiator sweat and apply it as a facial cream to enhance their skin. Egyptians, on the other hand, used crocodile dung as a contraceptive, making it difficult for sperm to survive. This method likely worked because it was repulsive. Among the Vikings, a disturbing ritual demanded that a slave girl accompany her deceased master to the afterlife. Before being sacrificed by the village matriarch, she had to engage in intimate acts with a man from every household. Persians had an unusual tradition of making decisions while drunk. If they still agreed with the choice after getting drunk, it was considered the right decision. So dito nga, ang gagawin lang natin is we will make a parody sa mga sikat na mga movies. So dito nga, hindi magiging boring yung output mo kasi you're adding entertainment dun sa mga typical na mga generated AI videos. Ikaw yung mismong mag-i-stand out dun sa competition. Gets ba? So for starters, ito yung mga tools na gagamitin natin. Alam ko naman na mahirap talaga to sa umpisa. Wala naman siguro nag-umpisa tapos magaling na. Pro na kaagad. Kaya, cheer yourself up. Okay lang yan, buddy. Mamamaster mo din to if uulit-ulitin mong gagawin at tutunan mo talaga ng oras. So dito nga, buddy, papakita ko lang yung revenue ng isang channel ko. Ito na nga yung kinita namin dyan. Medyo malaki na din. And we can also check dito sa social media. If gusto mo mga ganyan na mga numbers, you've come to the right place. This technique and strategy that I will gonna show you is the best way para makapag-umpisa ka sa online journey mo. At yes, wala po kayo ditong babayaran na kahit pisong duling. Paano masabi? So ano nga ba mga requirements dito para makuha mo lang to ng libre? So dito, you only need 2 life hack tool. Number 1, you must have multiple email accounts. I-discuss ko mamaya kung para saan to. And number 2 and last requirement is dapat meron kayong screen recorder na nakakapag-record ng internal audio. And basically, if meron kayo nito, you're good to go. Pwede na tayo mag-proceed sa actual tutorial.
So, ang unang-unang gagawin mo dyan, buddy, is gagawa tayo ng script para sa video natin. For that, we need to use ChatGPT or Cohesive AI. Pero I recommend para unlimited yung generate yung prompt is gamitin nyo si ChatGPT. Pero kung may pera naman kayo, go to Cohesive.ai. So in this video, we will use only ChatGPT kasi wala nga tayo ditong babayaran. So dito nga, meron tayong ilalagay na prompt kay ChatGPT. So para di na kayo mag-type, nilagay ko na sa pinned comment ko at description ko yung prompt na ilalagay mo para di na kayo mahirapan. Para makapunta dito kay ChatGPT, type nyo lang kay Google ChatGPT. At lalabas yan dyan, click nyo lang tong first link at kapag na-open mo na yan, ang gagawin mo dyan is magre-register ka lang using your Gmail or Facebook account. At para sa mga nagtatanong, yes po, pwede po ito sa cellphone. So dito nga, itatype nyo lang dito yung prompt na ilalagay ko. Iibahin nyo lang to ng konti for every character or movie na gusto nyo. So, eto yung prompt na ilalagay nyo dyan. So, give it a time para i-generate yung sagot and ganun-ganun lang, meron na agad tayong script sa video natin. So, kung meron ka ng script, ang next step na lang natin dyan is kumbaga, i-voice out na natin yung script. So, dito nga, we will use another AI para tunog na tunog talaga yung character na ginagaya mo. Syempre, if you are making a movie parodies, you need to have the exact voice para dun sa character mo. Diba? So, with this in mind, meron tayo dyan ginagamit na AI tools para gayang-gaya mo talaga yung character na gusto mo. This step, buddy, is the most crucial part sa videong ito. Since, this will give the meme vibe sa videos mo. This is also the reason why people are choosing these videos against other AI videos. In which, entertaining naman niya talaga. So, para magaya natin yung voice ng character mo, syempre, we need to clone it. Pero, ang tanong, papano? So eto, sundan nyo lang tong gagawin ko. First, we need to go to YouTube at isi-search mo lang yung gusto mong character. Then dapat hanapin mo yung video niya na nagsasalita siya. Copy mo lang yung link nito, then i-convert mo lang yan sa YouTube to MP3 converter. At kapag tapos na yan, click mo lang yung download button. Then eto na nga. Eto na yung AI tool that can generate the exact voice of your main character. Dito, ituturo ko din sa inyo kung paano di maubusan ng credit dito kay 11 Labs. You're welcome in advance. Kasi unlimited ang pwede mo ma-generate na voice sa ituturo kong technique. Dito buddy, is click mo lang yung voice lab, then click mo yan, add voice. After nyan, is i-click mo lang yung instant voice cloning. Then hanapin mo lang yung na-download mo na MP3 na galing sa YouTube kanina. At pagkatapos nyan, dito mo na din ipipaste yung script na nakuha mo kay ChatGPT. At wala! Meron ka na kaagad attractive voiceover para sa video mo. Now, ang sikreto dito, buddy, para di ka magbayad at di ka maubusan ng credits, ang gagawin mo lang is ilalabas mo yung second requirement na sinabi ko kanina, which is screen recording na pwedeng i-capture yung internal na audio. Madaming screen recording app dyan sa Google Play Store at sa Apple naman, meron built-in recording app na pwede nyong gamitin. Ako, personally, since I use PC, ang ginagamit ko ay etong si OBS Studio, which is completely free gamitin. Sa mga nagtatanong if pwede to lahat sa cellphone, ang sagot po dyan is yes po. Etong mga method na to ay pwedeng-pwede mong gawin sa cellphone. So after mo ma-play at ma-record yung voice, convert mo lang din ito sa MP3. At yes, meron ka ng voice para sa video mo. Ang susunod naman natin na step is to get the parody images. In this case, yung mga may muscle at mga buff yung mga character na kukunin natin. And yes, for this method is meron pa rin tayong mga libreng technique para makuha nyo yung mga images na gusto nyo. All you need to do here is to enter the prompt na ginawa ko para sa inyo. And yes, again, nilagay ko yan sa description ko and pinned comments para magka-copy and paste na lang kayo. Ganun ko kayo kamahal. Ay? So tara, proceed tayo sa another AI na gagamitin natin. So dito nga mga buddy, I use clipdrop.co. Well, if familiar ka sa Midjourney, parang ganito din yung technology na ginamit dito. Wherein, pwede ka makapag-generate ng mga high-quality images na based lamang sa imagination mo. So dito nga, i-enter mo lang tong prompt na to. Again, ilalagay ko to sa description ko or pinned comment para i-paste nyo na lang. Nga pala, if you want to use different character, just change Harry Potter and you're good to go. So after some time, eto na nga yung mga pwede nyong kunin na mga images. You can try different prompts, you can play around dito, just make sure na quality and swak sa video na ginagawa mo. Now, you already have the character, ang kulang na lang dyan is syempre, yung animation. Papagalawin natin yan, papasalitain natin siya using another AI tools. So, ang next step nga natin is to animate yung mga pictures na nakuha natin. Yung iba, hindi naman required lahat nagsasalita. Yung iba, nakatingin lang, nagbiblink-blink lang, mga ganun.
So pupunta na tayo kay DID. Dito, click nyo yung create a video. Tapos, click nyo itong add at ia-add na natin yung napili natin na character galing clipdrop.co. So eto na nga yung character natin. Pwede nyo na ilagay dyan yung voiceover na ginawa natin kanina. Ang susunod nyong gagawin dito mga buddy is click nyo lang tong upload voice audio and wait nyo na lang mag-loading. Then after nyan, click nyo itong generate video, then wala. Meron na kayong animated character. To get this for free and unlimited body, may hidden techniques tayo dyan. Natatandaan nyo pa ba yung first requirements na sinabi ko kanina? Yes, in order for you to generate a lot of videos dito kay DID without paying a single dime, you must use multiple Gmail accounts. Kapag naubos na yung credit mo sa isang account, ang gagawin mo lang is gagamitin mo yung bagong Gmail account mo and meron ka ng bagong credit to spend. And yes, uulit-ulitin mo lang to, gagawin mo to habang nag-uumpisa ka pa lang. At kapag kumikita ka na sa mga nagawa mong videos, you can now buy credits kay DID. Syempre, i-reinvest mo yung kinita mo. Para di ka na mahirapan, hindi ka na papalit-palit ng accounts. Getching ba? Life hacks yan, buddy. Last and final step natin is syempre is to edit the video. Ito na yung part body kung saan lahat ng raw files na nakuha natin is pagsasama-samahin na natin. Kahit siguro mga hugugin na bata is kaya tong gawin. We will combine lang naman lahat ng raw files na na-download natin. Starting from image na galing clip drop yung voiceover natin at syempre yung character natin at lalagyan na din natin ng music. So dito nga, let's open CapCut. Piliin lang natin yung desired natin na pasunod-sunod na scene. Dapat meron kayo dito nagsasalita at meron din kayong nakasteady lang. Yung pumipikit-pikit lang ba? Once okay na kayo sa sequence nyo, maglalagay na lang kayo dyan ng transition for every character. At syempre, yung final touch natin dyan is yung legendary na music. Ilalagay ko din to sa description ko para magamit nyo din. Diretso na yan sa Google Drive, just click download and pwede nyo na yan gamitin sa mga videos nyo. At kapag nasundan nyo to ng mabuti, eto dapat yung result. This is the ultimate Harry Potter bodybuilder tutorial. You can do this for free. You can do this also to other movies of your choice. And this is brought to you by your buddy Alexei Chung. Ganito lang naman kalaki yung kikitain mo dito kapag sinubukan mo to. 2,500 to 40,000 US dollars ang kikitain mo. Astig, diba? So, eto yung una mong gagawin. First, syempre, is gagawa ka muna ng channel mo. Make sure yung brand ng channel mo is nakakatakot din. You can ask ChatGPT ng mga random channel about sa horror niche. Once may name ka na, syempre, pupunta ka na ngayon sa Canva at gagawa ka ng banner at profile ng YouTube channel mo. Again, dapat nakakatakot din. Kapag tapos mo na yun lahat, punta na tayo sa real deal, which is making a video sa channel mo. Dito, ang concept ng video is dapat mag-iisip ka ng mga normal events na nangyayari sa atin araw-araw at gagawan mo lang itong nakakatakot na storya. First step is to write down all the events that you want. In this case, ang gagawin natin na storya is all about creepy encounters sa taxi. So to make the script, pupunta tayo sa best friend natin, si ChatGPT. Ang itatype mo lang na command is eto lang. Can you make story in 1,000 words about creepy taxi encounter? Make it a first-person speaker and with an engaging intro. So eto na, as you can see, meron na tayo ditong script pero di pa yan dyan nagtatapos. May gagawin pa tayo dito after ma-generate ni ChatGPT yung script mo. We will ask na i-separate ni ChatGPT into parts etong script natin. So itatype mo lang dyan, can you please separate this into parts? This will be useful later kapag kukuha na tayo ng pictures na kailangan natin. So proceed tayo sa next step. Punta lang kayo sa Google at itype nyo leonardo.ai. Dito tayo kukuha ng mga picture na kailangan natin sa video. And yes, this is free and pwede din tong gamitin sa cellphone nyo. Dito kay leonardo.ai, click mo lang tong image generation, then dito select mo lang tong absolutely reality version 1.6. Now kapag okay na yan, ikakopy lang natin yung mga parts dito. At syempre, bago nyo yan gawin, is dapat yung ratio nyo naka 16:9. So dito, once ma-paste nyo yung every parts, eh ganito dapat ang lalabas dyan. Meron dyan lalabas na apat na picture at syempre kukuha ka ng mga gusto mo. Ikiklik mo lang yan at na-downloadin mo lang. Ako, ang ginagawa ko, kumukuha ako ng dalawang picture for every parts para di boring yung output. Your goal here is uubusin mo lang tong mga parts and you are good to go. Now for the voice naman,
naman, we will use another AI na libre din gamitin. Ang ginagamit namin dyan is 11 Labs. Now, madami pa dyan iba, pero isa kasi to sa pinakamadaling gamitin at meron kasi siyang natural na voice. So kapag nandito ka ng body, simple lang gagawin mo. You just need to copy yung buong script mo at ipipaste mo lang dito. Then, pili ka na lang ng voice na gusto mo. Pero ako kasi, ito yung ginagamit ko, si Ethan. Kasi yung voice niya is parang nagwi-whisper siya. Swak siya sa horror. So ayan, click mo lang yung generate at download mo na yan kaagad. Kung gusto mo naman Andy voice dito ka 11 Lab, just watch my other tutorials. May mga tips and tricks ako dyan na pwede nyong gamitin. So for background music naman mga buddy, either pupunta kayo sa YouTube library or magsa-search kayo sa YouTube mismo under Creative Commons. Make sure meron nakalagay dyan sa baba na Creative Commons para di kayo makopyright at pwede nyong i-reuse. So our last and final method is gagana to if you have laptop, desktop, or kahit cellphone lang. Just download CapCut app, libre lang yan mga buddy. So dito, we will import lahat ng images na pasunod-sunod. Make sure your ratio must be 16:9 kasi long form content yung gagawin natin. Once okay na yan, proceed tayo sa paglagay ng voiceover na nakuha natin kanina. To do that, punta lang kayo sa audio, then click me on music, then hanapin nyo na yung voiceover nyo. Once okay na yan, ang susunod dyan is kiklik mo yung text. Then, generate auto caption. Dito sa auto caption, make sure to select mga templates. Dapat syempre maganda tingnan sa video nyo. Personally, ito yung ginagamit ko sa mga videos ko. Pero malaya ka naman mag-explore dito kay CapCut. So, ang kulang mo na lang is maglagay ng music. So, balik ulit kayo dito kay audio, then music. Then select nyo yung music nyo. Mas mainam na i-tone down mo yung music na konti para mas rinig pa rin yung nag-narrate. To do that, just click your music, then click mo itong volume. I suggest you put it into 30 to 50. Depende kung gaano kalakas yung music na nakuha nyo. Kayo na bahala magtimpla-timpla mga bad. So after nyo dyan, export nyo lang, then click mo lang tong 1080p. Sa top right at make sure naka 60 frame rate siya para di siya nakakahilong panoorin. Then eto na, click export. If nasundan nyo to na mabuti, dapat ganito yung result. It was a bone chilling night, the kind that sent shivers down your spine and made you question every shadow. I had just finished a late night movie with friends and found myself standing alone on a desolate street corner, desperately waving my hand to hail a cab. A yellow taxi pulled up beside me, its flickering neon sign spelling out City Cabs in eerie, uneven letters. As I got in, I couldn't shake the feeling that something was off, but dismissing it as mere paranoia, I settled into the back seat. The driver, an elderly man with hollow eyes and a weathered face, greeted me with a forced smile that sent chills down my spine. His gaze lingered on me a moment too long, and I quickly looked away, pretending to be engrossed in my phone. The cab interior was dimly lit, casting eerie shadows that danced on the cracked leather seats. The silence was suffocating, broken only by the faint hum of the engine and the occasional distant sound of sirens. I gave him the address, trying to sound confident despite my growing unease. The cab pulled away from the curb, and we plunged into the darkness of the night. As we drove, I couldn't help but notice the driver's erratic behavior. He kept glancing at me through the rearview mirror, his eyes filled with an unsettling mixture of curiosity and malice. A sudden sense of dread washed over me, and I instinctively reached for my phone, pretending to make a call to someone who didn't exist. I whispered urgently into the receiver, "I think something's wrong. I'm in a cab, and the driver is acting really creepy." My voice trembled with fear as I glanced out the window, trying to gauge our location. The driver's behavior grew increasingly disturbing. He started muttering under his breath, his words unintelligible but laced with menace. I clutched my phone tightly. Wala nang patumbik-tumbik pa. Isa to sa pinakamadaling paraan para ma-monetize mo ang page mo. Ito ay walang iba kundi itong mga reaction video na to. Kita. Ha? Gusto kita? Halaman! So dito ang concept is bawal tumawa kasi matatapon yung tubig sa bibig mo. Literal na wala kang gagawin dito, manunood ka lang ng mga funny videos at kikita ka pa. Gusto mo yarn? Entertaining diba? Kaya nga sobrang rami din ng mga views nito. See? Eto, ang daming views.
inyong bayad. Sana all! This will definitely work because you are reacting to those videos that are already viral in the first place. So the chance of getting viral is close to 100%. Galing, diba? Ang saya na, diba? Pero wait lang, kaibigan. Ito ay gagana lang sa mga certain platform like Facebook or TikTok. Sa YouTube, bawal po itong mga reaction video na to. Mahirap itong palusutin sa YouTube Partnership Program. Kasi ayon kay Daddy YouTube, reaction video or try not to laugh videos is considered as serious content. So bawal itong ma-monetize sa YouTube not unless you add some knowledge sa original clip. Gets ba? So swerte ka na if malusot mo to sa YouTube. So it's not always rainbows and sunshine. Katangahan. Siyempre, may kailangan ka pa rin gawin at sundan na requirements. Kung si Kim Chu nga sumusunod sa batas, eh ano pa si YouTube? Pero if ang intention mo lang naman is to get your face up there and to get people familiarized with your face, eh para sa'yo to, mga bad. Yes, kung gusto makilala, then go for it. Wala ka naman tinatapakan ng ibang tao eh. At least masaya ka sa ginagawa mo. Pero meron akong kakilala na monetize siya gamit itong mga video na to. So wala naman mawawala, diba, kapag sinubukan mo. Diba? Nauna si diba? Diba? Kung gusto mo talaga mag-vlog, yun yung first step mo sa panahon ngayon. And trust me, that is my number one tip. Gagana yan sa'yo. So, eto yung pangalawa sa listahan natin. If di mo pa ito naumpisan, ewan ko na lang. Literally, buddy, magbi-video ka lang ng ginagawa mo sa labas sa buong araw. And then, gagawan mo lang ng script and voiceover para ka lang nagda-diary. So, alam mo ba yung tinutukoy ko? Yung mga parang ganito. Hello, good morning! Kakagising ko lang dito, guys. Ewan ko nga din kung bakit may mic at jacket ako. Pero okay lang yan sa akin. Tamang papogi points pa ako dyan, guys. Ngayon nga pala, guys, is pupunta ako sa office ko. Pagbukas mo nga dyan, guys, meron nagvavlog. Di ko alam kung sino. Di ko alam kasi natutulog ako. Dito, guys, makikita nyo dyan si Plancha Man na kinokolekt ako. Dito, guys, naglalakad na ako. Tapos meron kayo dyan makikitang nakabrief. Yung nga pala, guys, nakabrief, vintage na yan, tapos sugat-sugat pa siya. Ang bili ko nga dito, guys, 14,400 million point 69 centavos. Vintage na daw kasi yung brief nila. Meron tayo dyan samurai, medyo magulo pa, pero pinagsisikapan ko. At dyan, makikita nyo dyan yung Coca-Cola walang laman kasi ininom ko na. Okay ka sa akin. So, diba? Ang dali. Lalo na if meron kang business or kung ano mang interesting na ginagawa mo. Tapos, kukulitan mo lang yung mga wordings na gagamitin mo sa script mo. And, pag meron ka nun, you are good to go. Sikat na nga ang mga ganitong content. Literally, lahat na makikita mo sa Facebook is ganyan yung format. So, madaling-madali lang talaga ditong sumiksik. I'm challenging you guys na gawin mo to for 1 month at ipakita mo sa akin yung result. It will only take 1 month and 1 viral video para kilalanin ka ng tao. And you're welcome in advance. Ako lang to, Daddy Chung Yo. This last step is for those people who are shy and ayaw ipakita yung mukha nila sa social media. Well, pwede nyong gawin yung ginagawa namin. Pero warning lang ha, madami na dito ang kakompetensya. Na andyan yung mga AI videos, yung mga documentary videos and all. As long as magaling ka mag-edit at magaling kang gumawa ng script, I'm sure nagagana to sa'yo. Ito yung mga channels na example natin dyan. Ayan, as you can see dito, madami na silang subscribers at ito din yung projected nakita nila. If gusto mo ituro ko yan kung paano yan ginagawa, just comment down below para maituro ko lahat. As in lahat, step by step, from beginning to end. Paggawa ng YouTube channel, pagpost ng video, search engine optimization, lahat-lahat. Just comment down below. O ano guys, sulit ba? Kung nakatulong to sa'yo at na-enjoy mo tong vlog na to, eh baka naman, subscribe mo na yan! Oh, mag-abang guys sa new meta. See you sa susunod kong video. Until next time, bye-bye.